Atin pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa talinhaga ng magsasaka, ipinapalala ni Jesus na mamunga ng masagana ang salita ng Diyos sa ating buhay kung ihanda natin ang lupang tatamnan nito. Bukod sa pakikinig ng buong puso sa salita ng Diyos, lahat tayo'y nahamon na tayo tumalima sa hiniling ng Ebanghelyo mula sa atin. Kaya mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang, tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang makasalanan, ating aminin at ating pagsisihan ang mga ito at yakapin natin ang pagpapatawad, lakas at pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. May kababaang loob tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Mering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinanulungan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka sa namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Harinang Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Puto
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong ipinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa pananalig sa iyong anak ay pagkauluban mo ng pagkawaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong iyong tinanggap upang ito'y ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Agos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkaibutil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito ito kinalinga. Umuunlad ang lupa't tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginagawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lamumbot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok
samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkaalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinhaga. May isang magsakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa mainit matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at naninis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay, may titig 100 ay may 60 at may 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ati pong palakpakan at papurihan ng ating Panginoong Hesus. Ang poong Hesus Nazareno, ngayon po bilang isang pamilyang nagkakatipon-tipon, dahil po ngayon araw ng Linggo, araw ng Panginoon, tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Sa labi-labi pong ibinibigay na biyaya at pagmamahal at pagkakalinga sa ating lahat, ati pong pinaparangalan at dinadakila ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay paglalakbay. Ngayon po ay ipinagdiriwang na po natin ang 15 linggo sa karaniwang panahon. Sa bawat paglalakbay natin, mga kapatid, saklaw tayo ng ating Panginoong Hesus. Tayong lahat ay ginagabayan ng ating Panginoon sa ating paglalakbay. Sa kabila ng ating paglalakbay, nandoon inaasahan sa atin ang ating paglago. Hindi lang sa pisikal, sa mental, o ano paman, higit sa lahat ng ating espiritual na buhay. Inaasahan sa atin ng ating Panginoon ang paglago sa ating buhay espiritual dahil ito ang magdadala sa atin ng kaganapan ng ating buhay. Kahit anong pagpapagal ng ating ginagawa sa buhay, kung walang matibay na espiritual na buhay, hindi natin talagang mauunawaan kung ano ang ganap o ano ang kahulugan ng ating buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, sa linggong ito,
nagpapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesus kung paano dapat tayo mamuhay para sa Kanya. Sabi nga po, sa bandang huli ng ating Ebanghelyo, yung ating binasa at nating napakinggan, ang may pandinig ay makinig. Napakahalaga ito sa ating buhay na tayo'y marunong makinig araw-araw. Dahil sa pakikinig natin, dito tayo binibigyan ng tunay na daan, tunay na direksyon, tunay na patnubay ng ating buhay. Kung hindi maayos ang ating pandinig, hindi tayo makakaintindi at minsan nag-aalinlangan tayo kung ano ang dapat nating gawin. Kaya mga kapatid, sa sibinanggit na ito sa ating Ebanghelyo ngayon, sa pagtuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga, sa ating ginagawa araw-araw, napapakinggan po natin ang kanyang tinig na sinasabi para sa atin, na kung saan ang tinig na ito ay nagmumula sa Kanya. Tinig na nagmumula sa ating Panginoon na binibigyan natin ng pagpapakahulugan at pagpapahalaga sa ating buhay pang araw-araw. Ang salita ng Diyos ay mahalaga sa bawat buhay paglalakbay dito sa mundong ibabaw na ito. Sabi nga po, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkos sa salita ng Diyos na kinakailangan nating tanggapin araw-araw. Mga kapatid, tunay po itong ipinapaalala sa atin ngayon ng ating pagdiriwang. Higit sa lahat ang ating Ebanghelyo ngayon na si Jesus ay nagbibigay sa atin ng mabuting aral sa pamagitan ng talinhagang ibinibigay sa atin. Ang talinhaga ng magsasaka na po naghasik ng binhi at ito'y nalaglag sa iba't ibang uri ng lupa. Mga kapatid, ito ang pinapaalala sa atin ngayon. Ang salita ng Diyos ay ibinibigay sa atin. Hinahasik ng ating Panginoon sa ating buhay pang araw-araw. At ito ang ipinapaunawa sa atin kung bubuhin po natin ang ating binasang Ebanghelyo ngayon, dahil ito ay maikling version ng ating binasa, mauunawa natin ng lubos kung anong uri ng lupa na laglag ang mga butil o mga butong hinasik ng ating Panginoon, na kung saan ito ang salita ng Diyos na ibinibigay sa ating lahat. Kaya mga kapatid, balikan po natin pagsasariwa. Ito po hindi na bago para sa ating lahat. Pagsasariwa o pagpapaalala kung anong katayuan na natin sa paghahasik ng buto o salita ng Diyos sa ating buhay pang araw-araw. Nalaglag ang mga buto, nalaglag ang mga binhi sa iba't ibang uri ng lupa. Mga kapatid, tayo ang mga lupang hinahasikan ng ating Panginoon upang tumubo ang kanyang salita ng Diyos sa ating pagkilos, sa ating paggalaw, sa ating buhay araw-araw. Kaya balikan po natin ito. Balikan po natin kung anong uri ng lupa. Ang una, no po, sabi ni Jesus sa atin sa talinhaga niya, ang unang uri ng lupa ay sa tabi ng daan. Noong naghasik, nalaglag ang buto sa tabi ng daan. Pero parang wala lang. Ano pong ibig sabihin itong nahulog sa tabi ng daan, parang walang nangyari? Sa buhay po natin, tayo po ay Katoliko. Sinasabi natin, Kristiyano ako, binyagan ako. Pero wala tayong pakialam. Kung ano man ang binibigay sa atin ng simbahan, wala akong pakialam. Kumbaga mga kapatid, sinasabi natin, yung KBL, kasalibing at binyag lang, pumapasok sa simbahan, pakatapos nun wala na. Tandaan po natin, naghahasik ang Diyos ng kanyang salita, ng kanyang biyaya, para maunawaan natin at para tayo'y mamunga para sa Kanya. Minsan po tayo ganun. O salamat sa Diyos, no po, nagsimba po tayo. Pero ang ilan sa atin dito, pag tinanong mo kung nagsisimba linggo-linggo, pag may oras lang,
kung may pagkakataon lang, kung sinipag lang. Pag hindi sinipag, hindi magsisimba. No po, ngayon talagang sinusubok dahil umuulan ang linggong ito. Napakarami po natin dito. Sana po ito ay pagtalima talaga sa hinahasik na salita ng Diyos para sa atin. Ang pangalawa, mga kapatid, ang nalaglag ang mga binisa kabatuhan, medyo rocky road. Tumubo, pero maya-maya nainitan at ito'y nalanta. Na po, anong ibig sabihin po ito sa ating buhay? Oo, nandun ako, nagsisimba ako, nagdarasal ako, nagtitiwala ako, at sumasampalataya ako. Pero, pag dumating ang hamon sa buhay, biglang nagiging lupaypay. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ugat ay hindi nakadiin sa lupa. Yung pundasyon na inihingi, wala sa atin. Uulitin ko po, minsan sa atin ganun sa buhay, tayo'y madasali, nagsisimba, na po, tayo'y maraming debosyon, pero pag dumating ang unos sa buhay o hamon sa buhay, ang ating buhay ay nagiging lupaypay. Hindi nananatili sa ating sinasampalatayanan o tinatanggap mula sa Diyos. Mga kapatid, ito'y ganap na nangyayari sa buhay natin. Ito'y tunay na nangyayari minsan sa buhay natin. At tinatanong natin ng Diyos, bakit nangyayari ang mga ito? Muli, mga kapatid, ipinauugat sa atin, pinapalaliman ng Diyos kung anong biyayang ipinagkakalob sa atin araw-araw sa buhay pananampalataya o buhay espiritual. Ang pangatlo, yung dawagan. No po, anong ibig sabihin naman ito para sa atin? Na tumubo, pero parang wala din pakialam dahil iba ang kinaaabalahan. Mga kapatid, sa ating buhay din, ganito ang nangyayari. Nagsisimba, at pagkatapos magsimba, nandun na sa mga business o mga pag-a-accumulate na ng mga bagay-bagay na makamundo. Basta ako nakatupad ng obligasyon ko, pakialam ko na dyan. Doon na ako sa makamundong bagay. Tapos na ako eh. Busy na. Hindi na sinasabuhay. Nakakalimutan kung ano ang dapat nating isabuhay dahil kinakain na ng sistema ng ginagalawang pamayanan o kanyang ginagalawang lipunan o na ibinibigay ng mundo. Nakakalimutan kung minsan. Mga kapatid, ito ay isang uri din ng buhay ng tao na kung saan kinakain tayo ng mga materialismo na pamumuhay na minsan ginagawa natin na po nagsisimba naman tayo, nagdarasal naman tayo, pero wala ang ating priority sa ating Panginoon. Kumbaga, inuuna natin ang makamundong mga bagay. Ganyan minsan ang buhay natin. At yung pang-apat, yung matabang lupa, ito yung inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Maging matabang lupa. No po, na ibig sabihin, pag tayo binigyan ng salita ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, mamunga sa atin. Mamunga sa atin. Ibig sabihin nito, isinasabuhay ang bawat biyaya ng Diyos sa pagkilos araw-araw. Diyan tayo titingnan ng ating Panginoon. Diyan tayo inaasahan ng ating Panginoon kung paano natin dinadala ang ating pinakikinggan at ginagawang pagdidebosyon o pananampalataya sa buhay sa tunay na hamon ng buhay na dapat nating isabuhay araw-araw. Mga kapatid, masayang tingnan at magandang tingnan ang napakadami natin dito nagsisimba. Pero, sabi nga po, ang may pandinig ay makinig. Nakikinig ba tayo? Sinasabi ng ating Panginoon ngayon, mamunga tayo dahil tayo ay sana matabang lupa na inaasikan ng Panginoon araw-araw. Ibig sabihin, tayo ang sanhi ng kabutihan
na dapat nating ipamigay, ibahagi para sa iba. Iyan ang hamon para sa atin ngayon, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon. Sana po sa ating pakikinig ngayon, nauunawaan natin kung ano ang ating dapat gawin sa buhay. Binibigyan tayo ng uri ng lupa o uri ng ating pamumuhay. Saan kaya tayo dito? Anong hamon ng ating Panginoon ngayon, mga kapatid? Mga kapatid, tatlong bagay ang iniingi sa atin ng ating Panginoon. Ano man tayo doon, dapat ito ang ating pagkatandaan. Unang-una, binibigyan tayo ng Diyos araw-araw. Sigurado po ako diyan. Lahat tayo binibigyan. Walang kinikilingan ng Diyos. Lahat tayo binibigyan. Ang tanong sa atin ngayon, paano natin tinatanggap ang binibigay ng Diyos sa atin? Kaya unang-una, ang Diyos ay nagbibigay sa atin. Anong paalala ng Diyos? Huwag niyong sayangin ito araw-araw. Ang pagsisimba natin, ang pagdarasal natin, ang buhay pananampalataya natin ay biyaya ng Diyos. Huwag mo yan sayangin araw-araw. Ano man ang hamon sa iyo, huwag mong ipagpalit ang binigay sa iyong biyaya na magpakabuti araw-araw at mamunga ayon sa Panginoon. Kaya po ang hamon sa atin, paglabas sa pagkatapos ng misa, anong isa sa buhay ko? Kaya ang sabi ni Jesus sa atin ngayon, nagbibigay ako sa inyong paalala, nagbibigay biyaya, huwag niyong sayangin. Pangalawa, mga kapatid, ang biyayang ito dapat nating tanggapin ng lubos. Huwag tayong maging tulad ng ibang uri ng lupa na kung saan na po hollow, walang pundasyon ang ating pananampalataya. Tanggapin natin ng lubos ang biyayang ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kumpleto at buo ang biyaya ng Diyos sa atin. Kailangan natin tanggapin ito at yakapin at pagbungahin. At pangatlo, mga kapatid, sabi nga po, ilang ulit ko nang sinasabi, isabuhay natin ito araw-araw. Ito ang mahirap na hamon ng Diyos dahil marami tayong hinaharap sa buhay na kung minsan pinaglalaban ng ating pananampalataya at yung ating ugali ng ating mga sarili-sariling may mahihina, paano natin ito isa sa buhay araw-araw? May binhi na ibinibigay sa atin ang Diyos. May kapangyarihan na ibinibigay sa atin ang Diyos. Paano natin ito isa sa buhay? Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, ito ang hamon para sa atin. Anong klaseng tao ako ngayon habang tinatanggap na tumatanggap ng biyaya o salita ng Diyos sa aking buhay? Totoo bang akong nagsasabuhay nito? O ako'y nagkukunwari-kunwian lamang? O ako, aminsan, ay walang pakialam? Mga kapatid, muli ang buhay natin, saklaw tayo lagi ng Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Ito'y ipinagkakatiwala lamang upang pagbungahin natin sa ating araw-araw na pagtanggap ng kanyang biyaya at pagsasabuhay dito sa ating buhay na ipinagkakaloob. Sana may magtamo tayo ng tunay na tahanan, tunay na pamana ng Diyos sa atin sa kanyang kaharian. Ito po ang ating dasal sa ating pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawag tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay nga muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat na nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumalangin tayo ngayon sa Ama na huwag lamang tayong maging tagapakinig ng salita, kundi mga tagasunod na nagsasabuhay nito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang simbahang katolika ay patuloy na hubugin ng salita mo, O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono, manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan, ayon sa halimbawa ni Hesukristo, makatagpo nawa sila ng inspirasyon at lakas sa salita mo, Ama. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang maabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat ng nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang buong lugod kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, mananawa sa amin ang iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daang tinahak ng iyong anak kung saan kami makapamumunga ng makasandaang ulit. Ikaw na bubuhay at nagaharing kasama ni Jesucristo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong nagsusumamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglalak sa amin ng katiyakang makalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahala bering Maria, ina ng Diyos, Berhen ng Carmel, ng kabiyak ng puso ng San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuskararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon. Binibigyan niya tayo ng salita upang ating mapakinggan at maisabuhay at magkaroon ng bunga araw-araw. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Paalala po sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga iman at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noong sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.